Ito ang LaLaurie Mansion sa Royal Street, New Orleans, USA, na italang isa sa pinakamalaking mansion sa bansa. Itinayo ito noong 1831 at nakumpleto noong 1832. At tinatansyang nasa 10,300 square feet ang lapad nito. Sa mga dekada na lumipas, ay ginamit ang mansion bilang public school, conservatory ng musika, refugee camp, naging bar, furniture store, at naging isa ding luxury apartment building. At noong April 2007, ay nabili ito ng aktor na si Nicolas Cage sa halagang $3.45 million. Ngunit maikli lang ang panahon na naninirahan dito si Cage at ibinenta din niya ito. At noong 2009 ay isinailalim naman ang mansion sa subastahan sa halagang $3.5 million. Sa kasalukuyan ay privately owned na ang mansion. At naitala din ito na isa sa mga haunted mansions sa Amerika. Ito ay dahil mayroon palang kagimbal-gimbal na insidente dito na nangyari pa noong 1831 hanggang 1834. Katakot-takot at kagulat-gulat pala ang kasaysayan ng mansyon na ito. Kaya sa kasalukuyan, ito'y dinarayo din ng mga turista. Subalit dahil pribado na ito, kaya hindi allowed ang mga visitors na pumasok sa loob. Ngunit, ano nga ba ang kagimbal-gimbal na kasaysayan ng LaLaurie Mansion? Ito ang aalamin natin ngayon sa video ito. Ang kwentong ito ay magsisimula kay Bartholomew McCarthy ng Ireland. Sa kasagsagan ng French colonial period, ay inilipat naman niya ang kanyang pamilya sa New Orleans. Ang pamilya nila at mga kamag-anak ay kabilang naman sa mga prominente at mayayaman sa lungsod. Karamihan sa kanila ay mga landowners. Mayroon ding governor at mayor. Si Bartholomew McCarthy at ang asawa niyang si Marie-Jeanne Lerable ay nagkaroon naman ng 5 mga anak. At isa sa mga ito ay pinangalanan nilang Delphine McCarthy na ipinanganak noong March 19, 1787 sa New Orleans. Sa panahong to ay kumuna din ang pagmamayari ng mga slaves o mga alipin, lalong-lalo na ang mga African-American slaves. At karamihan sa kanila ay pinagmamalupitan ng mga slave owners. Ngunit ilan sa mga slave owners noon ay hindi lang ang pagmamalupit ang ginagawa nila sa mga alipin, kundi ginagamit at inaanakan din nila ang mga ito. Lalong-lalo na ang mas bata ng mga babaeng alipin. At kadalasan ay nagbubunga ang union nila ng mga biracial na mga anak. Ang slavery sa United States ay nagsimula pa noong 1776 hanggang 1800s. At kabilang na nga ang mag-asawang McCarthy na nagmamayari ng mga alipin. Kaya pagkasilang pa lang kay Delphine hanggang sa paglaki niya ay napapalibutan na siya ng mga ito. Kahit nasa murang edad pa lang siya ay nakasanayan na niyang tratuhin ang mga alipin nila na mas mababa pa kaysa sa mga ordinaryong trabahador. Ngunit, noong taong 1791 ay sumiklab naman ang Haitian Revolution. Ito ay paglaban at pagre-rebelde ng mga alipin sa Southern United States at Caribbean. Ngunit, dahil sa makapangyarihan ang mga puting mayayaman, kaya wala pa rin katapusan ang slavery noon. At para maiwasan na nila ang pagre-rebelde ng mga alipin, kaya karamihan sa mga slave owners ay labis na nilang sinasaktan at pinagmamalupitan ang kani-kanilang mga alipin. At ito ang namulatang buhay ni Delphine. Sa panahong to ay palaki na din ng palaki ang mga ari-arian ng pamilya nila sa New Orleans. At maliban sa ibang lupain nila, ay mayroon pa silang 1,394 na hektarya ng plantation. Makalipas ang mataon ay pumanaw naman ang ina ni Delphine. At ang kanyang ama na si Bartholomew ay nakapangasawang muli. Si Delphine naman ay maagang nakapangasawa sa edad lang niya na 13. Ikinasal siya noong June 11, 1800 sa isang high-ranking Spanish royal officer na si Don Ramon de Lopez y Angulo de la Candelaria. Si Don Ramon ay na-appoint naman bilang Consul General for Spain sa teritory ng New Orleans. At noong 1804 ay pinatawag naman siya sa Royal Court sa Madrid. Sa pagbiyahe niya patungo doon ay isinama naman niya ang asawang si Delphine na nagdadalang tao na sa magiging una nilang anak.
Ngunit, sa kalagitnaan ng pagbiyahe nila patungo sa Madrid, ay nagkasakit naman si Don Ramon. Kaya tumigil muna sila sa Havana. At dito na binawian ng buhay ang matanda. At mga ilang araw matapos pumanaw si Don Ramon, ay nanganak naman si Delphine. Pinangalanan naman niya ang bata na Marie Borja Delphine y Angolo de la Candelaria. Pagkatapos nito ay bumalik naman si Delphine kasama ng kanyang anak sa New Orleans. 4 na taon ang lumipas noong June 1808 ay nakapangasawa namang muli si Delphine. Ikinasal siya sa isang French na si Jean Blanc, isang kilalang banker, merchant, lawyer at legislator. Sa pagsasama nila ni Jean ay nagkaroon naman sila ng 4 na mga anak. Ngunit dahil matanda na rin si Jean Blanc, kaya pumanaw na ito noong 1816. Ngunit noong June 25, 1825 ay muli na namang nakapangasawa si Delphine sa isang physician na si Dr. Louis Nicolas Lalaurie na 15 taon na mas bata kay Delphine. Sa pagsasama nila ni Louis Nicolas ay nakabili naman si Delphine ng property sa 1140 Royal Street. At noong 1831 ay sinimulan na nga ang construction ng Lalaurie Mansion. At natapos na ito noong 1832. Ang mansion na ito ay mayroon namang 3 antas at pinagawan pa niya ito ng slave quarters. Bumili na rin si Delphine ng maraming alipin. Dahil sa kapangyarihan at yaman ni Delphine Lalaurie ay na-maintain pa rin niya ang central position sa New Orleans Society. Kaya kilala siya sa state na isang socialite. Always present sa mga social functions at nakikipaghalubilo lang sa katulad niyang mayayaman. Sa panahong to ay pinagbabawal na rin ang mistreatment sa mga alipin. May batas nang ipinapatupad sa mga slave owners. Subalit, naiiba si Delphine sa katulad din niyang mga slave owners. Hindi niya tinutupad ang mga batas. Simula noong itinayo niya ang kanyang mansyon, ay palagi na lang siyang nagdadagdag ng mga alipin. Kaya umabot na rin ang bilang ng mahigit 100. Karamihan sa mga ito ay mga pamilyado na. At ang mga anak ay kabilang rin sa mga inalipin. Katulad sa kinagis ng buhay ni One Delphine, ay wala rin siyang patawad sa kanyang mga alipin. Kaunting pagkakamali lang ay pinaparusahan na niya sila. Lahat ay hindi pinapalampas ni Madame Delphine. Mayroon namang mga residente sa 1140 Royal Street ang nakapansin na mas mukha daw haggard at gutom ang mga alipin ni Madame Lalaurie kumpara sa mga alipin ng ibang slave owner. Kaya dahil dito ay may isang abogado na ang ipinadala sa mansyon para palalahanan si Madame Lalaurie sa batas ng slave owners. Sa kasamaang palad ay walang nakitang ebidensya ng mistreatment ang abogado. Kaya hindi na nagot si Delphine at nagpatuloy ang kanyang kalupitan. Ang mga pinaparusahan niya ay doon naman niya dinadala at kinukulong sa atik. Lahat ay hindi na nakita pang lumabas. Ayon pa sa report ay napakabaho ng bahaging yun na parabang may kung anong bagay na matagal nang nabubulok. Paglipas ng mga buwan ay parami na din ang parami ang mga nakarokomento mga pumanaw sa funeral register ng mga alipin ni Madame Delphine. At hinihinalaan na dahil lang sa infectious disease o natural na sakit ang cause of death ng mga ito. Kabilang sa lista ng mga pumanaw ay ang African woman na nagngangalang Bone. Pumanaw noong February 7, 1833. Si Bone ay tagaluto pala at labandera ng Lalaurie family. Ang nakakalungkot ay sunod-sunod ding palang pumanaw ang 4 na mga anak ni Bone. Edad 4, 6, 10, at 13. Katulad sa ibang mga pumanaw, ay hinihinalaan lang na natural lang na sakit ang cause of death. Napakalupit ni Madame Delphine maging sa sarili niyang mga anak. Kahit sino sa kanyang mga anak na tumulong at pinakain ang mga alipin, ay pinaparusahan din niya. Ngunit, ang nakababahala, maliban sa sinasaktan ni Delphine ang mga naninilbihan sa kanya, ay ini-eksperimentohan din pala niya ang mga katawan. Dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kanyang mga alipin, kaya muli nilang pinagdududahan si Delphine. Ang kalupitan niya ay naging usap-usapan na sa New Orleans. May mga nakakita pala sa kanya na mga kapitbahay kung paano niya maltratuhin ang mga naninilbihan sa kanya.
Ayon pa sa statement ng isang kapitbahay, ay nakita niya noon si Madam Lolory na may hinahabol at nilalatigo. May isa din na nakitang nahulog mula sa pinakaibabaw ng mansyon matapos iniwasan ang panglalatigo ni Delphine. At ito ay ang batang nagngangalang Lea. Bawat may mawawala na alipin ay agad namang pinapalitan ng bago ni Delphine. At lahat ay pareho lang nakatikim ng kanyang pagmamalupit. April 10, 1834 ay bigla na lang may sumiklab na sunog sa Lolory Mansion. Nagkataon na wala dito ang Lolory family. Nandoon pala sa isang social function ang pamilya. Nagsimulang kumalat ang apoy sa kusina. Kaya agad ipinatawag ang mga pulis at fire marshals. Nang naapulan ang apoy, ay laking gulat na lang nila nang naabutan sa kusina ang isang 70 taong gulang na babae. Ito ay malnourished na at nakakadena ang mga binti. Kusinera pala ito ng mga Lolory. Sa kabutihang palad ay nailigtas pa nila ang buhay ng matanda. Ayon naman sa statement ng matanda ay siya mismo ang may kagagawan sa sunog. Balak pala niya na tapusin na lang ang sarili kaysa harapin niya ang walang katapusang pagmamalupit sa kanya ni Madam Delphine. Ang kawawang matanda ay nakitaan din nila ng mabakas ng panglalatigo sa katawan. Maliban sa matandang babae, ay inilikas na din nila ang ilan sa mga alipin. At tumulong na rin ang mga bystanders sa pag-i-evacuate sa iba. At para masiguro nila na nailikas nila ang lahat, ay sinubukan din nilang pasukin ang slave quarters. Subalit, ilan sa mga kamag-anak ng mga Lolory ay tumangging ibigay ang susi. Kaya napilitan na lang sila na sirain ang pinto. Laking gulat na lang nila nang tumambad ang 7 mga alipin. Kasuklam-suklam ang nasaksihang eksena ng mga pulis. Ang 7 ay parehong nakagapos sa bakal na kadena. Ang iba ay nakabitin pa sa ibabaw. Sobrang nakakaawa ang mga kalagayan nila. Katulad sa ibang mga natagpuan ay mga malnourished din sila at nakitaan din ng mga sugat. Pinasok na din nila ang mabahong atik. Ginawa pala ito ni Madam Delphine na torch chamber. At may nadiskubrehan pa silang mga katawan na parang ini-eksperimentuhan. Habang nagpatuloy ang investigasyon sa mansyon, ay hindi na nakita pa ang Lolory family. Tumakas na pala ang mga ito at walang nakakaalam kung nasaan na sila. Maliban sa mga pulis at bystanders, ay kabilang din sa pumasok sa Lolory mansion si Judge Jean Francois. May natagpuan din siya dito na isang Afrika na matandang babae. Mayroon pang bakal na collar sa leeg. At baka sa katawan ng matanda ang matagal ng pagmamalupit sa kanya. Marami pa silang na-rescue ng mga alipin. Ikinulong pala ang mga ito ni Madam Lolory sa iba't ibang bahagi ng mansyon. Maliban dito, sa bakuran at sa isang balon na nasa ground ng mansyon ay may natagpuan din sila ng mga labi. Ilan pa sa mga ito ay labi ng mga bata. Tinatansyang umabot naman ng mahigit 100 katao ang nahukay nila ng mga katawan at mga labi. Sa madaling salita nito ay ginawa pala ni Delphine na sementeryo ang kanyang mansyon. Sa patuloy na investigasyon ay marami na ding mga saksi ang nagbigay ng mga statement tungkol sa kalupitan ni Madam Lolory. Nang kumalat na sa buong New Orleans ang discovery ng mga pinagmalupitang mga alipin, kaya marami ng mga residente ang nagalit at isang grupo ng mga local citizens ang sumalakay sa Lolory Mansion. Umataki sila, dinemolished at sinira ang lahat ng mga bagay sa loob. At matapos nito, ang mansyon ay nagtamo ng major damage. Tanging ang mga dinding at foundation na lang ng building ang natira. Sa mga taon na lumipas ay hindi pa rin nila natagpuan ang madam. Pero may nakapagbigay ng report. Matapos pala ng sunog sa mansyon noong 1834, si Madam Delphine at ang pamilya niya ay nagtungo pala sa Alabama. At mula dito ay sumakay naman sila ng barko patungong Paris. Kaya marami ang naghihinala na doon lang sa Paris nagtatago ang kilabot na madam. Marami pa rin ang naghahanap sa kanya. Subalit, ayon ng French Archives of Paris, ay pumanaw na daw si Madam Delphine
noong December 7, 1849, sa edad na 62. Kaya sa huli ay hindi din nabigyan ng hustisya ang kanyang mga biktima. Taong 1838 ay nirenovate naman ang nasirang LaLaurie Mansion. Ngunit marami na ang nakapagsabi na isa na daw haunted ang mansion. Dahil nakakulong pa rin at nakagapos sa loob ng mansion ang mga espiritu ng mga alipin ni Delphine. Kaya hindi na nakapagtataka na sa paglipas ng mga taon ay walang nagtatagal na umuupa sa building. Ayon pa sa reports ng mga nakapasok noon sa mansion, ay talagang nakakakilabot ang loob na para daw umaaligid pa rin ang mga espiritu ng mga alipin ni Delphine. Kaya magpahanggang ngayon ay naitala pa rin ang LaLaurie Mansion na one of the most haunted mansions in America. Ang sinapit noon ng mga alipin sa LaLaurie Mansion ay naging pinaka-importanting paksa sa history. At bilang remembrance ay ginawan pa ng wax figure ang mga alipin at si Madam Delphine. At nakadisplay ito sa Muse Conti Wax Museum sa Conti Street, New Orleans. At dito nagtapos ang kwento ni Madam Delphine LaLaurie, ang kilabot na serial killer sa New Orleans. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.